Sabi ng ating mga ulama, kapag ang tao ay nasisiyahan, kapag nakikita niya na ang iba sa kanya ay nakakamtan ng kabutihan, meron siyang malinis dalisay na puso. Kapag ang ikaw nasisiyahan ka, kapag napapabuti ang kalagayan ng iba, hindi ka nagkakaroon ng inggit. Itong tinatawag na hasad. Kapag ikaw ay nasisiyahan, nagagala kapag nalalaman mo na ang kapatid mo, kaibigan mo, kahit sino pa man, ay nakakamtan niya yung kabutihan, nasisiyahan ka, palatandaan na meron kang dalisay, malinis na puso. Subalit kapag ikaw ay naiinggit, nalulungkot, kapag may kabutihan ang iba, subhanallah, meron kang maruming puso, tinataglay mo yung masama at nakakatakot na katangian. Ito yung inggit hasad. Dahil ang isang mukmin, ang original, ang isang mukmin, inaangad niya sa kahit sino pa man ang kabutihan. Hindi niya inaangad yung kasamaan, kapighatian sa kahit sino pa man. Yan ang tunay na mukmin na may dalisay na puso. Ang hasad, sabi ng ating mga ulama, na itong hasad, napaka-delikadong katangian, itong hasad, inggit, kasi ito yung inggit, itong hasad, inggit, sabi ng ating mga ulama, ang kahulugan niya, karhun ni'ma indal ghair wa tamanni zawaliha. Ang kahulugan, kapag hindi ka nasisiyahan, kapag ang kapatid mo ay nagkakaroon ng biyaya, ng kabutihan, o di kaya inahangad mo na mawala, maglaho yung kabutihan tinataglay ng iyong kapatid, ito yung hasad. Ito yung hasad. Kapag ikaw ay nalulungkot, nagkaroon ng mabuting biyaya, nalulungkot ka, namumroblema ka, o di kaya inahangad mo na mawala sa kanya, subhanallah, magpakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpursigi ka, huwag kang magpatangay sa kaisipan na ito, dahil ito yung hasad. Ang hasad, kaya niyang sirain ang mag-asawa, kaya niyang sirain ang magkakapatid, magkakamag-anakan. Nakakatakot itong hasad. At kapag gumawa ka ng gawain upang sirain yung magkakapatid, ito yung napakatinding uri ng hasad. Kapag gumawa ka ng gawain upang siraan lamang yung kapatid. Sabi ng tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Sino sa mga tao ang mainam? Sabi ng Rasulullah, kullu makhmumil qalb saduqul lisan. Sino mang malinis ang kanyang puso, totoo ang kanyang sinasabi. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ang pagsabi ng katotohanan ay alam na namin. Subalit, ang malinis na puso ay sino sila? Sino ang may malinis na puso? Sabi ng Rasulullah, huwa taqiyun naqiyun, la ithma fihi, wala baghya, wala ghila, wala hasad. Ang taong may malinis na puso, yung taong matakutin, na ang kanyang puso ay walang kasalanan, walang inggit. Ito yung may malinis na puso, sabi ng Rasulullah. Ang hasad, subhanallah, kahit may taong relihiyoso, maaaring pumapasok itong hasad. Kung hindi siya maging away, mag-ingat sa katangian na ito. Anong sinabi ng Rasulullah? Sinisira niya ang ating mga mabubuting gawa. Iyaku wal hasad. Layuan ninyo ang inggit. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Tunay ng inggit ay kinakain niya, pinupuksan niya ang mga mabubuting gawa ng katulad ng pagbuksa, pagsunog ng apoy sa mga kahoy. Ganito kapanganib ang katangian na ito.
Lagi mong isipin. Lagi nating isipin, sabi ng ating mga ulama, isa sa gamot. Kapag ikaw nakakaramdam ng hasad, isipin mo, bakit ka maghahasad sa isang tao? Tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya ng bawat isa sa atin. Kung ano yung makakamtan mo, 50,000 years bago pa likain ang mga kalangitan, kalupaan, bago pa tayo likain, tinapos na ni Allah ang ating mga biyaya. Kung ano yung makakamtan mo, magkakaroon ka ng sasakyan, magkakaroon ka ng malaking bahay, magkakaroon ka, magiging mayaman ka, o ano pa man, tinapos na ni Allah. Bakit ka magkakaroon ng inggit sa iyong kapatid? Dahil hindi sa'yo pinagdaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, dahil yun ang makakabuti sa'yo. Marahil hindi sa'yo binigay ni Allah ang isang kabutihan, dahil yun ang makakabuti sa'yo. Dahil kung ipinagkaloob sa'yo ni Allah, yun pala magiging masama sa'yo. O di kaya marahil may pinagdadaanan ng iyong kapatid na hindi mo pinagdadaanan ng mga pagsubok. Lagi manali magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Abu Hatim, فَإِنِّي رَعِيْتُ النَّاسِ يَتَحَاسَدُونَ. Nakita ko ang mga tao, sila'y nag-iinggitan. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَرَكْتُ الْحَسَدُ. Subalit, ako ay tumingin sa sinakasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ. Aming ibinahagi sa kanila, ipinamahagi ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga pagpapala, biyaya, risk, at iniwan ko ang inggit. Dahil tapos na kung ano yung kabutihang mapapala ng bawat isa sa atin. At tayo lamang ay manugod kung ano yung ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katangian na ito. Ano pa mang mga masasamang katangian ng puso, dalisay nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga sarili, ang ating mga puso.